Nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at sa privilege na makapaglingkod sa Panginoon. Sabi mo ngayon, privilege na maglingkod sa Panginoon. Ayan, walang ibang pinakamagandang pagkakataon sa senaryo sa buhay ng isang Kristiyano na hindi siya na dapat makita siya sa gawain ng Panginoon. At ito po ay gawain ng Panginoon, di ba? Kaya lang hindi lang po nalilimitahan dito 'yan, no? Hindi lang dito tayo. No, we are just inspiring you, no? To do the work of the ministries and then after that to go out. Is that an amen? So, para magsayangin yung mga pagkakataong ito, nandito tayo para matuto at para tayo ay lumabas at maglingkod sa Panginoon. Alright, so let's bow our head and let's pray. Lord, we thank you for the message. At totoo yung mga sinabi mong paalala sa amin na ang mandate ng pagbabahagi ng inyong salita ay nasa aming mga Kristiyano. At hindi po nagbabago kung ano ang mensahe nyo noon. Hanggang ngayon, yung pa rin ang mensahe mo. At habang ikaw ay hindi pa dumarating, O Diyos, kami ay merong pong nakaata sa aming balikat. Ito ay ang magbahagi ng patungkol kay Kristo sa iba. Yung po ang gospel. Lord, inspired mo kami. Palakasin mo pa kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming pong ginagawa. At palakasin mo nga kami na meron kaming pagkakataon na makapagbahagi ng inyong salita sa iba. Gamitin mo ang mensaheng ito, not only to inspire, but to learn how to do it. At kung ano man yung kalakasang ipinagkaloob mo sa amin, pagyabungin mo ito para patuloy kaming magamit ng iyong gawain. Lord, tungtungan nyo lang ng inyong paa ang inyong lingkod, wala akong kagalingan, ako po'y umaasa sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihang nasa iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat. Pagpalain niyo ang bawat isang makikinig at kayo ang magturo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Tayo po yung makakaupo na. So, tinanong ko kayo several weeks ago kung bakit kayo iniligtas ng Panginoon. Diba? Anong sagot natin? Kasi merong purpose sa atin ang Diyos. Is that an amen? Hindi ka basta niligtas lang. Of course, kasama na doon yung pagmamahal sa iyo. Pero pagkatapos ng pagmamahal sa iyo, pagkatapos ng kaligtasan, what's next? Sabi mo nga sa katabi mo, what's next? Ayan, what's next? Ano ang kasunod, no? Well, gusto ko pong sabihin sa iyo, gusto ko pong i-preempt ang ating pong topic ngayon ay evangelism. And the word is go. Sabi mo nga sa katabi mo, go. Go. O baka naman umalis yan. Huwag mong pangalisin, no? Go lang. Alright, so sige, tuloy po natin. Okay, so I think I've got the slides. Alright, so pagka nabanggit nyo ang word na evangelism, ano po ang pumapasok sa inyong kaisipan? Evangelism. Iko-convert ko sila. Ano ba? Sharing the gospel. Ayan, tama. Marunong sumagot ang mga taga-Lakeview. Kasi evangelism, di ba? Alright, so pag-alati, what is evangelism to you? So ibig sabihin yan ay gawain ng isang Kristiyanong tumanggap sa Panginoon para magbahagi ng kanyang salita, yung kanyang natutunan, kanino? Sa mga hindi mananampalataya. Tama? Ano ang pagkakaiba ng evangelism sa ministry? Ang ministry para sa mga Kristiyano na believers. Ang evangelism para sa mga hindi Kristiyano pa. Malinaw ha? At mamaya magkakaroon po tayo ng mga questions and I be encouraged na sumagot kung kayo po ay may mga katalungan. Alright, so I check it out at tingnan natin yung concept sa Bible ng evangelism. What is the what of evangelism? Alright, pag-usapan natin yung the what, the who, the how, di ba? And the why, pag-uusapan natin yan. The what, the why, the who, and then the where. Pag-uusapan natin yan, yung mga WW yung yan, no? Yan ang pag-uusapan natin about evangelism. And by the way, the whole month, yan po ang topic natin. Tungkol sa evangelism. And the word is go. Ang nakalagay po sa ating headings, the mandate is still go. And by the way, ano po ibig sabihin ng mandate? Pagka po sinabing mandate, ito po ay, I think meron akong ibig sabihin dito niya ng mandate. Pagka sinabi pong mandate, ay the mandate is meaning is an official order or commission to do something. Ibig sabihin, ikaw yung official
No? Na inutusan. Sabi mo sa katay mo, official na inutusan. Ayan. Ikaw ang inutusan, no? Hindi iba, no? Alright. So ngayon, ang sabi nyo sa ating pinag-aralan dati, ang Panginoon ay namuhunan sa atin. Tama? Ano yung bagay na pinuhunan sa atin? Tatlong bagay. Tiyuro ko sa inyo. Ano yung una? Nakakalimutan na. Hindi kasi kayo nagte-take notes eh. Dapat ituro nyo ito sa iba. Pagka kayo may Bible study, ano yung pinuhunan sa atin ng Panginoon? Nung tanggapin natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas, number one ay? Ano? Ano yan? Eternal life. That's good. Binigyan tayo ng eternal life. Kaya nga, pagkatapos ng salvation, ano susunod na topic? Assurance of salvation. Number two, ano yun? Holy Spirit. Very good. Kasi yung Holy Spirit, yung tutulong sa atin para lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos, maunawaan natin, including the Bible. At yung pangatlo, ano yun? Different gifts na gagamitin natin para magamit tayo sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, vertical first, tapos horizontal. Yung malatanggap nating spiritual, anong gagawin natin? Ibibigay natin sa ibang mga tao. Spiritual. Alright. So, speaking of evangelism, the meaning of evangelism is, ang sabi po ng dictionary, the act, yun yung paggalaw. So, pagka po nasa isip lang yan, hindi pa evangelism yan. Pagka gumagalaw ka na, in-action mo na, evangelism niya. The acts of sharing the good news of salvation. Note ha, the good news of salvation, forgiveness, yung pinatawad ka lang Panginoon, and the grace of God through our Lord Jesus Christ. So, pag tinanong ka sa Bible, what is the gospel? Anong sasagot mo? The birth, the life, the death, and the yes. Alright. So, ang ibig sabihin po, sa Greek ng evangelism ay evangelion. Ibig sabihin ng evangelion, halimbawa, ganito po. Ikaw ay taho. Nagtitinda ka ng taho. No, nagtitinda ka ng taho. Pagka ikaw ay nagtitinda ng taho, ang tawag sa'yo? Magtataho. Tama? So, yung taho, hindi pa taho yun, hindi pa yun yung act. Taho pa lang yun. Pero pagka itininda mo na, magtataho na tawag sa'yo. Tama? So, ang ibig sabihin, yung ebanghelyo ay ebanghelyo pa lang. Kaisipan pa lang. All in the mind. Ah, mag-evangelism ako. Ah, mag-share ako ng Word of God. Wala pa dun yung evangelism. Evangel pa lang yon. Wala pang leon. Kapag in-apply mo na, ikaw mismo ang gumagawa, evangelion, evangelism na yon. Alright. Malinaw ha? Para sa inyo evangelism? Para sa mga hindi Kristiyano. Alright. So tandaan natin mga kapatid. Ang tawag dyan, it comes from the same word for the gospel or evangelion. And means literally gospeling. Pagkalala ko noong nanguhuli kami ng palaka. Nanguhuli pa lang kami ng palaka. Sa isip pa lang yun. Manghuli tayo ng palaka. Pero pagka nahuli na namin yung palaka, nanguhuli na kami. Anong tawag sa amin? Namamalaka na kami. Exactly the same, di ba? Pagka po kayo ay nakaupo pa lang dyan, evangel pa lang yan. Kapag ka kayo lumabas na sa iglesyang ito, sa bahay na ito, sa anong gagawin mo, ang tawag na sa inyo ay nag-evangelize na. Kapatid ah, hindi kayo nagko-convert. Hindi convert. Kasi yung mga convert, mababaw na bababaw yun. Kino-convert nyo lang sila. Hindi po. Nag-evangelize kayo. So, lalong-lalo na, kung tayo pastor, di ba? Tatawagin ba tayong pastor? Kung wala tayong kawan? Hindi, wala, di ba? Dapat may kawan ka para maging pastor. Tama? At, lagi kong tinatanong to, pagka nagtatanong ko sa pastor, nangangamusta ako, pastor, kamusta ang iyong Bible study? Bakit? Kasi walang pastor na walang Bible study. Is that an amen? And hopefully, lahat ng ating mga pastor dito may Bible study. Kasi nga bakit? Hindi ka masasabing pastor. Pastor kasi nagtuturo eh. Nangunguna kung wala tayong Bible study. Is that an amen? Ayan. So napaka-importante yan. So, ang evangelism, yan po ay sino, ang tawag po doon ay naka,
nakasinonim o nakaparehas sa mga Kristiyano. So ano sabihin? Pagka may evangelism, dapat merong Kristiyano. Ang Kristiyano, hindi pwedeng Kristiyano lang nang walang evangelism. Kaya nga hindi pwedeng ang Kristiyano nandito-dito lang. Tama? Kaya nyo, nakaupo lang, kwentuhan lang. Evangelist lang yon. Pero wala pang Leon, hindi pa ginagawa. Kasi walang act. Wala pang ano yun. Hindi pa namamaraan. Yan. Ang ibig sabihin niya is gospeling. It means you are trying to spread the gospel of Jesus Christ anywhere, everywhere. So ganun po ang ibig sabihin. Pagka po ikaw ay evangelist o ang Kristiyano, dapat nakaakibat sa kanyang pangalan, he is also evangelist. Alright, sabi mo, sa katabi mo, evangelist ka rin. Sa katabi bila naman. Ayan, ibig sabihin, nagsishare ka rin sa Kristo sa iba. Ayan, alright. So, ano nga yung gospel? According kay ano, what is evangelism, what is a gospel? According sa Bible, ang sabi ng 1 Corinthians 15, malinaw na malinaw po yan. Pag kami nagsasabi sa inyo na pinahihirapan yung gospel at ang ating low church ay hindi nagtuturo ng tamang gospel, baka mali siya. Kasi ano ba ang gospel? Ibalik natin sa kanya. Ang sabi dyan, it is... Sabi niya, now brothers, I want to remind you of the gospel I preach to you. Which you? Yung tinanggap mo daw na aral. Nakuha niya, yun daw ang gospel. Ano yung gospel? And which you have taken. Nakuha mo daw yung gospel. Tapos, you, pinangatawan mo, stand. By this gospel you are... Safe. Ang linaw po. Ang ganda lang pang-explain. Ito daw yung dahilan bakit daw tayo ligtas. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise, you are believe in vain. Ano tong gospel na ito? Sumunod na verse 3. Ang sabi sa 3, for what I receive. Ibig sabihin, ang galing sa iba, di ba? Natanggap niya, anong ginawa niya? Alright. So, pagka po, tinanggap mo pa lang, anong tawag doon? Gospel pa lang. Pero pagka isinan mo sa iba, evangelism na. Ang linaw, ang galing, no? You as first, importance, that Christ died for our sin, di ba? The birth, the life, and then the death. Ayan. According to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, according to the scriptures. Marami pong mga ngayon sa internet na ang sabi nila, gospel-centered sila. Yes, if you are a gospel-centered, dapat ina-apply mo rin yung gospel. Tama? At ang number one objective ng gospel, hindi para sarilinin. Ano yan? Ibahagi sa iba. Kaya nga, naintindihan niyo yung commandment? Go! Sabi mo sa iba, go! Kaya nga, kung may pagkakataon, let's go! Kasi yun ang mandate. Yun ang official requirements natin. Alright. So, ano talaga ang evangelism? Ito yung mga Kristiyano na nagsisilbing witness ng gospel sa iba. Alright. Tuloy natin, ha? Sa Acts chapter 1 verse 8, ito yung ating verse. Ang sabi dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my? Ulitin ko, you will be my? Witnesses. Ano ba ang trabaho ng witnesses? Saksi. Testigo. Ano ba? Ikaw yung ano? Witness? Ikaw yung nagpapatotoo. In Jerusalem, and in the Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So malinaw, no? Ang pagka ikaw ay alam mo lang yung kung ano yung go, ang tawag sa iyo ay alam mo lang yung gospel. At pagka alam mo yung gospel, na-receive mo yung gospel, na-receive mo si Jesus Christ, ang tawag na sa iyo ay believers. Tama? Natanggap mo eh. Ngayon mga kapatid, hindi natatapos doon. Ulitin ko ha, hindi natatapos doon. Kailangan ibahagi mo sa iba. Kasi hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Tanggapin lang yung gospel. Agree?
Kasi bakit? Kung ikaw ay tumanggap na ng gospel, kung ang kalooban ng Panginoon ay matanggap mo lang yan, dapat binatay ka na kagad. At hindi rin po ang purpose ng Panginoon sa iyo ay para mapunta ka sa langit lang. Kuha niyo? Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi tayo nilikha ng Panginoon para mapunta sa langit lang. Okay, ulitin ko yung tanong ha. Ulitin ko yung sagot ha. Nilikha tayo ng Panginoon para maging daluyan ng gospel sa iba para marami rin mga tao na makapunta sa langit kasama natin. Is that an amen? Ang linaw, di ba? So pagka po tayo ay nandito lang sa church, nag-aaral lang tayo ng gospel. Pero pagka tayo lumalabas, nagbabahagi na tayo ng salita ng Diyos sa iba, ibinabahagi natin si Kristo, ang tawag na sa atin ay evangelist. Very good. Established na. Yun na yung truth, no? Yun na yung truth. Evangelism is synonymous with a Christian. Walang Kristiyanong hindi marunong magbahagi ng patungkol kay Kristo sa iba. Ulitin ko yun, ha? Hindi ka Kristiyano kapag hindi ka marunong magbahagi kay Kristo sa iba. If you are a driver, dapat meron kang vehicle. Tama? Hindi ka masasabing driver kung wala ka namang tina-drive. Kaya nyo? Katulad din yan. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ka pastor pagka wala kang nililid na congregation or group. Or wala kang Bible study, definitely no. So, tanong. Kamaganda talong. So that the who. Pag-aralan natin yan, the who. Are you excited? Sino nga ba yung mga evangelist na yan? Obviously, sino yan? Who should evangelize? Or who should do it? Mga pastor lang ba? Mga apostol lang ba? Mga disipulo ba? Kasi kung hindi ka disipulo ng Panginoon, hindi ka takasunod ng Panginoon, ama, hindi ka Kristiyano. Tama? So dapat marunong ka magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Kuha nyo? Mahirap ba? Hindi, okay lang. Kaya-kaya. Magpapokus tayo dyan this month. So napaka-importante na marunong tayo na magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Okay, ang tanong, ang sagot dyan ay, sino? Ang ninaw. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sino sa salita? Si Jesus. Sabi niya ganyan, lahat daw ng kapangyarihan ay nasa akin na. Tapos ay susunod, therefore, dahil dyan, go and make disciples. Period lang muna tayo, pero hindi naman naka-period. So kanina niya yung inutos? Kanina yung task? Sa Panginoong Jesus, tama? Ngayon, binigyan niya silang kapangyarihan ng Ama. Ngayon, kinukomisyon niya naman yung lahat ng mga apostles. And then, given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Kanina binibigay yung utos? Kanina? Sa disciples. Kayo po ba ay disipulo ng Panginoon? O kanina binibigay yung utos? Sa atin. Sa walang dahilan. Hindi naman ako, wala naman akong kakayahan yan eh. Kapatid, masila wala kang kakayahan, no? Inutusan ka pa rin. Pero ang maganda sa Panginoon, when He command you, He equip you. Nagamit ko ha, pagka ikaw ay inutusan ng Panginoon, gagawa siya ng lahat ng paraan para magampanan mo kung ano yung inuutos sa Kanya. Tama? Malinaw po ba? Malinaw yan, no? Malinaw yan sa Bible. Kaya nga wala tayong dapat dahilan. Hindi naman ako ang inutusan si pastor lang. Ano ba? Mag-lead ka lang Bible study. Ikaw yung pastor eh. Di ba? Pero kung titignan natin yung commandment ng Panginoon, kanino ibinigay yung utos? Sa lahat. Tignan mo kayang katabi mo. Sa'yo rin. Sa kabila. Sa'yo rin. Tama? So wala kang dadahilan. Pastor, hindi po binigay sa akin yan. Ang utos po dyan ay kay low and go. Pas binabasa yung Bible niya sa King James. Di ba? All authority is given to me. Therefore, law.
tsakas go. Puro mga Chinese daw. Hindi po. Ibinigay po sa ating lahat yan na tayo ay humayo. Walang exemption. Sabi mo sa katabi mo. Walang exemption. Sa kabila. Ulitin pa natin, pati ikaw. Sabi mo sa kabila mo, pati ikaw. O, walang dahilan, tama? Ano, uwi na? Itong mga sinasabi ni Pastor, mga walang kabuluhan to ah. Hindi po. Gusto ko po lang establish sa inyo na malaki ang puhunan sa inyo ng Diyos kasi nga alam niyang kayang-kaya niyang gawin niya, kayang-kaya niyong gawin yan. Tama? At huwag kayong mag-alala. Nakita ko naman kung paano kayo kumilos pagdating sa gawain. Kung meron pong pinagkakaisa ng iglesyang ito, natutuwa po ako gawain ng Panginoon. We are just, ang tawag natin yun, departmentalize. Ano mang problema natin sa buhay, pamilya, trabaho, inilalagay natin sa isang department yan, inilalagay natin sa isang box. Kasi bakit? Meron tayong major task. Meron tayong mas novel task. Ano yun? Go! And make disciple. Mas sinalong problema natin, iwan muna natin yan. Kasi bakit? Mas uunahin ko lang sundin yung utos ng Panginoon. Na ang utos niya ay go and make disciples. Very good. Siguro mga next week, mga kapatid, Ina, Rina, siguro hindi na kukunti ang sasama. Palagi ko marami lang sasama. Tama? Iiwan na ang lahat. Kasi bakit? Kinukuman ng Panginoon yan. Alright, tuloy natin. Evangelism is a part of our purpose. Ano ba ang dahilan? Bakit tayo nag-evangelism? Alright, ito po maganda mga kapatid. Look at this. Ito po yung promise ng Panginoon. And teaching them to obey everything I have commanded you. Yung mga tuturuan natin. Yung Ginoo, tapos yung make disciples, tapos ang gagawin natin sa kanila ay tuturuan natin silang gawin ang lahat ng mga inuutos ng Panginoon. Para sila din ay mag-go-go din. Ito, basahin nyo yung dilaw. Sabay-sabay tayo. And surely, wow, palakpakan naman natin ang ating Diyos. Una, siya ang nag-utos. Inutusan tayo. Pangatlo, mga kapatid, sa pagtupad natin ng utos, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, natutuwa po kami kahapon. May mga bata na, sabi ni Riri, nagsusuntukan daw. No? May mga bata na pasaway, makulit. Pero sa biyahe ng Panginoon, naging successful. Napaupo. Kasi hindi magaling tayo. It's so happy lang na kasama natin ang Diyos na gumagawa doon sa lugar na yon. Kaya naging maayos. Tama? I think we are handling, Rina, ilan? 100? Wow, 88 yun. Eh kasama yung mga magulang. Diba? Nag-Bible study kami. So that's 100 people. Is that a form of go? Yes! Kaya nga, ito yung opportunity na mag-ano tayo. Kaya tamang-tama itong message na ito. Ngayon, bakit ba kailangan nating mag-go ang tanong? Why should we evangelize? O why should we do evangelism? Gusto ko malinaw yan. Kasi, alam nyo, ang mga iglesia ngayon, ang problema, gusto na lang mag-aral. Nakakalimutan nang i-apply yung kanilang pinag-aralan. Number one, ano ba ang purpose? Bakit tayo nag-i-evangelize? Number one, it is our purpose. Number one, wala na tayo mga doon. A part of our purpose, yun ang dahilan bakit ka niligtas ng Panginoon para mag-share ng kanyang buhay sa iba. It's our purpose. Whether we like it or not. Alam niyo ang church na ito na buhay po sa evangelism. Pagka ang church na ito, hindi na nag-i-evangelist, hindi na nag-action ng evangelism, lumalayas na kayo dito. Kasi hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa iglesyang ito. Pagka ang church na ito ay hindi na nag-i-invite, hindi na lumalabas at nag-i-evangelize, hindi na kalooban ng Panginoon yung ginagawa natin. Okay ha? Masina sinong tumayo dito? Baka sa future, sino ang tatay yung pastor dito? Siguro yung mga anak na natin, baka si Boas. Baka si Tantan.
Tama? Pagka hindi na sila nag-evangelize, sawayin natin sila. Because it's wrong not to evangelize. Kasi that is the purpose of the church. Number two, to honor Christ through obedience. Ang sabi ng Bible, if you love me, you should obey me. Malinaw ha? Kaya natin ginagawa to kasi sinusunod natin ang Panginoon. Kaya wag tayong makukulitan. Bigay na lang ng bigay dyan sa gawain na yan. Lagi na lang nagbibigay. Sponsor lang, sponsor. Ang dami ni sponsor. Hingi ng hingi. No. If you love Christ, if you like to obey Christ, support mission. Tama? Tinanong ko kahapon, sabi ko 2 weeks ago. Sabi ko ngayon, kamusta ang giving natin sa church pagdating sa mission? Pastor Bangkarote. Wow. Nakakalungkot. Ang church na ito ay puro action lang. Wala daw budget. Pero ang maganda po nito, nung malaman natin yon, ano nangyari? Nagkaroon, naisa katuparan pa rin yung gawain sa Kalawan. Walang panggas. Walang budget. Ano yung sabihin, kapatid? Yung nagbigay ng budget, kung sino man yon, di siya lang ang pagpapalain. Eh ikaw, hindi ka nagbigay ng budget. Di ba? So, huwag nating bayaan na yung mga taong nagsusuporta lang sa gawain ng pagpalain ng Panginoon. Sana masama rin tayo. Tama? Hindi sa hirap lang, sa pagkapala rin. And then number 3, ang purpose ng evangelism is to glorify God. Kaya nga po, hindi pera ang dahilan sa gawain. Malulungkot ako pagka sinabi niyo sa akin, Pastor, hindi na tayo makakapunta ngayon doon sa lugar na yan. Bakit? Wala po tayong budget. Sino may sabi sa iyong wala tayong budget? Tama? Pagdating sa gawain yan, na-experience ko to, for the past 15 years ng gawain dito, God always provide. Amen ba? God always provide. Bakit? Paggalang natin sa Panginoon yan. Alam niyo yung John 15 verse 8? Di ba ang sabi doon? It is my Father's... Di ba? Basahin natin. Maganda po yan. Wala na akong... Ito po yung purpose. Bakit tayo pinondohan ng Panginoon? Kaya nga hindi pa pwedeng ang Kristiyano mag-isa lang. Ilan taong ka na? Kristiyano. Eh bakit parang ikaw palang mag-isa ulit? Hanggang ngayon, isa ka pa rin. 15 verse 8, the Bible says, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my... So pagka-disipulo ka ng Panginoon, dapat yumayabong ka. Nagugulat po ako sa inyo, no? Dati, parang mahihiyain kayo masyado. Ngayon, mga katuwang ko na kayo sa gawain. Nagluluto, nagtatagtad. Wow, nakakatuwa po. Nakakatuwa. Are you still alive? Are you still there? Are you motivated? So, sa mga susunod na gawain, dapat involve ka. Hindi pwedeng takas na ng takas, tago ka ng tago. Naku, yari. Tago din ng tago ang Panginoon sa iyo pagka may kailangan ka sa Diyos. Is that an amen? Tama! Alright, tuloy natin. Ang tanong, na-discuss natin yung why, na-discuss natin yung who, and na-discuss natin yung what. Ngayon, i-discuss natin how. Kasi lagi ang dahilan, Pastor, kaya hindi kami nag-evangelize kasi hindi kami marunong. Alright. Hindi kami marunong. Yun ang laging tanong, no? Alright. So, how do we do it? How to do it? Evangelisms. So, meron daw pong 6 na effective evangelism style. Dapat kung ikaw ay Bible study leader o ikaw ay nagsishare ng Word of God, tandaan mo ito. Actually, hindi akin to, no? Hindi akin itong ano to. Ito po ay libro, si Bill Hybels. Libro nila. Ang pangalan ng libro ay Becoming a Contagious Christian. So, yung sabihin, ang Kristiyano dapat hindi lang na siya nag-iisang ano, siya ay mitsa para nahahawa yung ibang Kristiyano. Alright? Dapat nakakahawa ka. Hindi COVID ang inihahawa mo. Dapat nakakahawa ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat nakakahawa kang Kristiyano.
Yung ayaw mong sumama sa gawain, pero dahil nangungulit ka, nangungulit sa'yo, napapersa ka sumama. Alam nyo ba, kahapon ayoko talagang sumama. Kasi bakit? Aalis ako papuntang Malaysia. Kailangan ko pang i-prepare yung aking mga datas na i-discuss the whole week. Wala po ako next week. Sabi ko, Ross, ikaw na muna. Kakulit ang kakulit. Sabi niyang ganyan, doon ka na magpahinga, Dad. Grabe, nagdala sila ng ano, nagdala sila ng folding bed. Para makapagpahinga lang. Nakapagpahinga ako, natulog ako ng ilang oras. Di, nung hapon na, meron na akong lakas, nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Ako nag-lead ng Bible study. Ano yung sabihin, mga kapatid? Lahat kalooban ng Panginoon talaga. At huwag niyong sasayangin yung pagkakataon na hindi kayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos kung saan man kayo naroon. Kasi yung mga bata ngayon, bonus na yun eh. Nashare na eh, di ba? Eh pero paano naman yung mga nanay at tatay? Sayang. Opportunity pa rin yan. Alright, so, ngayon, tanong, paano? Sabi mo nga sa katabi mo, paano? Importante. Alright, ito yung sikreto niyan. Different folks, different stroke. Sabi mo nga sa katabi mo, different folks, iba't ibang tao, iba't iba ang pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Huwag yung puro ganito. Sabi nung professor ko nun sa college, pagka daw umaatake ng kanang problem, hindi daw sa isang direction ka lang dapat aatake. Dapat you deal it on different directions. No? There are 100 ways to kill a carabao. Okay. Sa ating discuss, meron pong 6 na pamamaraan para magbahagi ng gospel sa iba. Alright. Ulitin ko, 6 ha. Okay. Ano yung unang paraan? Okay. Kasi ang sabi nila, isa lang daw ang paraan. 'Di ba? Sabi nung iba, ayaw nila ng tawag dito pag nagsi-share tayo, ayaw nila ng healing. Kasi hindi daw 'yan ang ginagawa ng Panginoon. Wala daw sa Bible yung healing. Yung ano, medical mission, wala daw sa Bible 'yan. Hindi totoo 'yon. 'Di ba? Ang Panginoon nagpapagaling. Tama? O so lang sa Bible 'yan. Hindi na ba pwede yung nagtumutulong ka muna? Ang tawag doon sa ganun, yung pagkatapos nating i-share yung salita ng Diyos, nagbibigay tayo ng mga tsinelas, ano tawag doon? Gamot, ano pa binibigay natin? O, ayuda. Hindi daw biblical yan. Grabe, eh, anong biblical? Yung nandunong lang kayo sa upuan? Tapos hindi, papuntayin nyo lang daw sila at share na namin ng salita ng Diyos. Kasi ang Diyos, bahala na ang Diyos yan. Kapatid, grabe, paano ka makakatawag kung walang, di ba? Ang sabi ng Bible, ang mga Kristiyano daw, I'll make you fishers of men. Okay, ang mga mangingisda po ba, ako'y nakapunta rin sa dagat at nakakita ko, binagamas lang kayo mga sa dagat, marami silang paraan ng panghuli ng isda. Merong nangangawil, merong nandadakma, yung mga biya. Sino naka-experience sa inyo? Nakakapandak pa kami ng biya dyan nung araw eh. Ganun lang yung biya oh. Kaya nga biya yan eh. Ang tawag nila dyan islang tanga. Kasi bakit? Gumanong ka na. Pupunta mismo sa iyan, no? Ngayon, ewan ko, kumain ka ng biya dyan. Iba yung laman yan. Hindi escargo yung nasa loob niyan. Di ba? Ano ba? Nangangawil, nang nenet. Ano pa iba? Yung iba, namamana. O, sa maraming paraan. Alright. Ang number one daw ay yung tinatawag na direct approach. Dynamite missing. Yung kasi ni Pastor Boying. Si Pastor Boying hindi makakuha yan ng, ano, ng NBI na hindi po hanggang ngayon pala. Na hindi siya direct. Iba tayo pag kakukuha tayo NBI pwede sa satellite office lang, di ba? Si Pastor Boying dun yan sa diretso. Dun sa ano, sa main. Kasi hits. Di ba? Yung ang pangalan niya ay, bilang mo, ang pangalan nga niya, kakaiba na eh, Julito Lamoste. Sino ba may pangalan Julito Lamoste? Yung pala meron. Ang kaso niya, dynamite fishing. Nakakatawa, pero di ba? So, maraming paraan ng panghuhuli. Alright, so tuloy natin. So, ang una po ay direct method. Different stroke. 6 styles of evangelism. Yung direct, intellectual, testimonial, relational, invitational, and services. Every single person has God-given gifts and abilities that fall into one of those 6 approaches. Sabi ko nga sa inyo, different folks, different strokes. Ang una ay yung direct. Alright, ito po ay ginawa ni Pedro dun sa Acts chapter 2. Nalala niyo yun?
Nung pagkatapos dumating yung Pentecost, di ba? Biglang yung mga kapatiran ay nagtataka bakit daw ang aga-aga palasing sila kasi nagsasalis sila ng iba't ibang wika. This approach is what we see in Acts chapter 2 where Peter addresses the crowd on Pentecost. He boldly proclaims the gospel to those who are present. It is very direct. Those who have this gift get straight to the point. Ito yung mga taong pwede mong sabihin, ikaw ba alam mo pagkakusan ka mapupunta pag namatay ka? May ganyan na mga tao, di ba? That's style. Meron ganun, di ba? May mga ganun effective. Alam nyo, yung tinatawag na poor spiritual test, naalala nyo yun? Yun po ay nauso. Poor spiritual lows, sorry. 1970s, 1980, sikat na sikat yan ng materials para gamitin sa pag-share ng salita ng Diyos. Kaya lang hindi epektibo sa lahat yan, yung pananakot. Ikaw ba, alam mo, pagka namatay ngayon, alam mo, saan ka pupunta? Yan ay epektibo kasi ginamit yan sa North, sa Korea during the time. Ang during the time, merong pong Korean War between the North and the South. Kasi at any given time, pwedeng sakupin nung North yung South. Kaya pagka sinabi nung mga preacher yan na handa ka na bang mamatay, magkakaroon ng impact sa kanila yan. Several years ago, yun ang style ko. Ang itinuturo ko yung the truth about hell. Naalala niyo yun? Sino nakaalala nun? Yung tungkol sa impyerno yung topic ko. That's a style. Ang tawag dyan is direct. So, pagka sinabing direct, wala kang pakialam. Basta gusto mong sabihin. Ba? Basta sasabihin mo. Yun ang tatawag na direct approach. Tama din naman yun. Wala naman tayong mali doon. It so happened na sa mga ibang tao, diretso yan. Okay. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Ayan. So direct approach. Walang ano to, walang preno-preno at walang respeto. Di ba yung nag-ano? Yung ang mahirap dito yung ano, yung barbero. At meron siyang inaahitan. Ikaw ba pagka namatay, alam mo kung saan pupunta? Siyempre puro ganun lang 'yon. Siyempre hindi ba 'yon, di ba? Yan direct approach ang tawag diyan. So 'yan yung mga approach. Diretso, sabihin nyo. Alam mo, mahal ka ng Diyos. At hindi ka anak ng Diyos. Naalala ko nung araw. Sabi kasi nung isang goons, no? Ang goons siya, sabi niya kayo. Eh, yung dalawang magkapatid na yun, goons sa pamilya. Goons talaga sila. Sila yung parang leader ng mafia dun sa grupo. Pumapatay talaga to pag hindi ka umaayon sa kanila. Sabi nung isang goons, yung nakakatandang kapatid, pinatawag niya yung pastor. Nasaan si pastor? Ayaw pong sumunod eh. Patawag mo si pastor. Bago pinatawag si pastor, ayaw sumunod ni pastor eh. Kapatid, yung kuya, nabaril. Bago makapunta yung pastor, na-aksidente yung kuya, nabaril. Ngayon, nabalitaan ng pastor. Naku, hindi ka nagpunta doon. Napatay na yung kuya ng hoodlum. Takot yung pastor. Sabi niya ngayon, pinapatawag ka nung kapatid. Eh, hoodlum din yun. Sabi niya ganyan, ikaw daw ang manguna doon sa kanyang funeral. Ikaw ang magsalita ng eulogy. Ano eulogy? Something to tell something good about the dead. Siyempre yung pastor, nung problema siya. Lapit siya doon sa bunsong kapatid. Sabi niya ganyan, pastor, kailangan ikaw magsalita doon sa patay nung pagkakamatay kasi ikaw yata ang dahilan. Bakit namatay yung kapatid ko? Takot siya ngayon. Sabi niya ganyan, binabalaan kita. Pagka wala kang nasabing maganda sa kapatid ko, yun na yung huli mong tayo dito sa kinatatayuan mo. At dapat sabihin mo sa kanya doon sa sasabihin mo na mas magaling ako kaysa sa kanya. Hindi pwedeng mas magaling ako kaysa kanya.
Siyempre, nahihirapan yung pastor, di ba? Sige, ayaw mo, ipapanalangin ko. Siyempre, isip yung pastor, paano kaya sabihin, mas walang hiya itong bunso kesa dun sa kuya niya. So, yun yung pagkakataon, nanginginig yung pastor. Sabi niya ngayon, masalta, alam niyo po ba na ang kuyang ito ay talagang marami pong ginawang kasalbayan? Tingin yung ano, tingin yung kapatid. Si Desenya San siya. Pero, sabi niya ganyan, merong mas magaling sa kanya. Itong bunsong kapatid. Bakit? Mas marami siyang ginawang kasalanan kesa doon sa kanyang kuya. And then he tell about the gospel. Nakonsensya yung mama. Yun. Ginamit yung pagkamamatay ng kanyang kapatid. So, ang tawag niyan, direct approach. Yung diretso. Ayan, diretso. Sabihin mo kagad. Misal, yung mga tao, umaakit sa bus, umaakit sa jeep, di ba? Sinasabi nila. Ayan, ang tawag diyan, direct approach. Ano pa yung susunod na approach? Intellectual approach. Ito, medyo mahirap ito. Kasi nilalabanan mo siya. Ang tawag dito sa Bible, apologetics. Ano yung apologetics? You are defending your faith. Okay, Acts chapter 17, verse 23, si Paul. As his custom was, Paul went into the synagogue and on three Sabbath days, he reasoned with them from the scripture. Ang approach naman, mga kapatid, ito yung ginagamit sa taong matatalino, yung mga pilosopong tao. Isishare mo yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdidepensa mo. Using the verses, mahirap ito kasi talagang, paano mo ipapaunawa si Jesus doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang tawag doon, intellectual approach. Kaya? Mahirap, di ba? Bira yan. Maaring yung Kristiyanong matured na, kayang-kaya yan. Yung una? Direct approach. Kaya natin yon minsan? Kaya yon, di ba? Kaya. Itong intellectual, medyo mahirap. Di ba? Lalo na pagka matalino. Kasi ang Pilipino, minsan, pagka nakita niya, mataas yung pinag-aralan, medyo nahihiya siya. Pero huwag kayong maniwala dyan. Ang sabi ng Bible, ang katalinuhan daw sa tao ay maruming basahan lang sa Diyos. So huwag kayong matatakot. Di ba? Huwag kayong matatakot. Okay, intellectual approach. Ang tawag dyan, mga apologist. Di ba? Yan yung mga dumidepensa sa salita ng Diyos. Si Papa, kaya napansin nyo, ang dami niyang Facebook account. Walang ginawa yan kung hindi atakihin yung Islam. No? Post siya ng post ng mga patungkol sa Islam. Nahihirapan siya ngayon. Lagi siyang binablock ng mga Islam. Sinabi ko rin. Kaya ingat po dyan. So ang approach na yun ay intellectual. You are attacking the brain. Katulad ng ginagawa ni Pablo. Alright, ito maganda mga kapatid. Ito makaka-relate kayo dito. Ano yung isa? Alright, yan nakikipag-ano siya, si Pablo. Explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead, this Jesus I am proclaiming to you is the Christ, he said. Yan yung style ni Pablo. Alright, number three, yung tinatawag na testimonial approach. Ito, kaya natin to. Kayang-kaya to. Ano yung sabihin niyan, testimonial approach? The most effective way to describe this approach is with one word, storytelling. Sa bagong salita, ito yung marites. Pagmamarites. Kaya lang hindi ka magmamarites. Sino mamarites? Si Kristo. Storytelling has been an effective method of teaching since the beginning of humanity. This approach uses a very natural conversational way to evangelize. Alam mo ba kapatid, nung hindi pa ako naman na ng palataya, ang dami kong bisyo. Di ba makikinig sa yon? Alam mo ba kapatid, no? Nung dati, doon ako sumasamba sa ating reliyon, parang lagi akong takot. Pero ngayon maayos na kasi bakit? O di ba? Yan yung mga tagatawag na testimonial. So is it biblical? Yes. Okay, bakit? Tingnan nyo ha. Tingnan natin to. Sa John chapter 9 verse 11, naalala niyo yung ang Panginoon ay ano? Ang Panginoon ay nagpagaling ng bulag. Tapos hindi siya nakilala ng Panginoon kasi bulag siya. Ang ginawa ng Panginoon, di ba?
dumura sa lupa, tapos nilagyan yung kanyang mata. Ano, malinaw na. Sabi niya, hindi pa po, malabo pa ng konti. Ang ginawa ng Panginoon, dumura ulit, tapos nilagay sa kanyang mata. Ito ang maganda. Tingnan niyo sa John chapter 9, verse 11. He replied, nung pinagaling siya ng Panginoon, biglang nawala ang Panginoon sa kanyang paningin. Tapos in-interview siya ng mga nakakita sa kanya. Ito na ang maganda. Paano niya in-explain si Jesus? Ang sabi diyan sa 9:11, he replied, the man they called Jesus. Sabi, sino nagpagaling sa'yo? Alam kong ano ka, wala kang paningin. Pero ngayon may paningin ka na. He replied, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Testimony. So, hindi totoo na ang pagbibigay ng testimonya kapag tayo ay nagsisip ng Word of God ay hindi biblical. It's wrong. It's biblical. Kasi itong mama, nagbigay ng testimony. Ako nga, pinagaling ng Panginoon eh. Dati akong salbahe. Dati akong siraang pamilya. Pero dahil mabuti ang Panginoon. Ayan. Ano tawag sa approach na yan? Testimonial. Ano yung unang approach? Direct. Diretso yan. Ayan yung may dalang trucks. No? Ikaw ba ay gusto mong makatanggap ng regalo sa Diyos? Direct approach yun. Number two? Intellectual. Nakikipag-debate ka. Just to share the Word of God. And then number three? Testimonial. You are using your story na ginamit ng Panginoon. Of course, hindi nakapokus sa sayo. Kayo nakapokus kay Jesus. Alright. The next approach. Relational. Ito maganda. Kape-kape muna. Ang malalakas dito, napansin ko ha, yung mga nagkapatuloy sa bahay nila. Mama Tess. Sino ba nagkapatuloy? Si Mami Sharon. Yung laging Sister Dida. Yung mga nagkapatuloy sa bahay nila. Diba? Sila Kuya Randy. Ang tawag dyan, the relational approach. Ibig sabihin, kakaibiganin muna, nila muna. Yung ating mga kabataan, di ba, nagpapabasketball? O, basketball muna tayo. Tapos ng basketball, ano na? Sharing the Word of God. Ang tawag dyan is relational. Alright, importante yan. Okay, naalala nyo si Luke chapter 5, verse 27 to 29? Alright. Okay. Naalala nyo nung tinawag po yung tax collector? Sino yung tax collector sa Bible? Matthew or si Levi's. Sa kayo po ay tax collector din, pero yung sinabi niyang follow me, apostles. Tama rin yun. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Nakita ng Panginoon. Sabi niya, come follow me. Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. Yung susunod na istansa dyan, mga kapatid, look at this. Look at the verse. Luke 27:28. Then Levi held a great banquet. Pagkatapos daw no, nung pinatawag ng Panginoon si Levi, no? Umuwi sa bahay niya at nagpatawag siya ng malaking piging para kay Jesus at his house. Nagpatuloy siya sa bahay and large crowd of tax collectors and others were eating with them. So mga kapatid, ang style niya naman, ginagather niya yung mga kilala niya. Pagkatapos isineshare niya sino? Si Jesus. Ito yung prinsipyo ng alamin tayo doon, Rose? Pupunta tayo sa bahay? Tapos mananalangin? Hindi. May tawag doon? Ha? Cottage prayer yan. So mga kapatid, ginagawa natin to? Kaya huwag nyo isipin na yung mga ginagawa nyo, hindi yan pagbabahagi ng salita ng Diyos. If you are doing this, you are welcoming people in your house. You are doing what God is asking for you. Kaya nga, bukas na natin ang mga tahanan natin sa pagkapatuloy. Kasi nga po, pagka po may mga bisita tayo, ano nangyari? We share Jesus. Okay? Ang tawag dyan ay relational approach. Sino ang magagaling dyan? Naku po, yung ating mga women's. Palakpakan natin yung ating mga women's. Tama. Ginagamit yung kanilang mga bahay. No? Wow. Salamat po. I praise God for you. No? Praise God. Women's. No? Alright. So, ano yung una? Direct. Number two?
Ha? Intellectual. Yung nakikipag-Diyos. Si Papa yun. Si Pastor Boy. Alam mo yun, yung intellectual yung ano. May nababanggit pa sa Bible na hindi ka dapat nakapalda? Ayan, mga ganyan, di ba? Okay, ano yung patlo? Testimonial. Yung nagtitestimony ka. Okay, number four? Relational. Alright, and then number five? Invitational. Yung pong relational, tsaka invitational, halos magkaparehas yan. Magkaparehas yan. Na pagkatapos mo sila imbitahin sa bahay na pakilala mo si Jesus, iimbitahin mo sila sa mga susunod pang gathering. Ano yung mga susunod na gathering? Pagkatapos ng cottage prayer, ano yung gagawin natin pagalinggo? Worship. Sino po ang tasang kamay dito mga kapatid na mas lalong nakilala ang Panginoon nung sila ay inimbita sa church? Taas po. Ayan. Kayo po ay bunga ng tinatawag na invitational approach. Although ang command ng Panginoon ay go, ginagamit din ng Panginoon itong invitational. Okay, ano invitational? John chapter 4 verse 10. Jesus answered her, if you, alam niyo yung babae doon sa the Samaritan woman? Di ba, kinausap siya ng Panginoon? Sabi niya ganyan, painumin mo nga ako ng tubig. Sabi ng babae, painumin kita, hudyo ka, Samaritana ako. Tapos sabi niya, tsaka wala ka naman pansalok ng tubig. Sabi niya ganyan, hindi mo ba alam na ibibigay ko sa yung tubig? Ayan, sabi niya. Jesus answered to her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. So ang sabi ng Panginoon, ini-invite niya, no? Na itong taong ito na, painumin mo ko. Okay, ito maganda, tignan nyo. Bakit nag-invitation nila? You should read the verse. John 4:29. Come, see a man. Sabi nung ano, pagkatapos na makilala ng babae ang Panginoong Jesus, ito yung susunod na senaryo. Nagsalita yung babae. Siya na ang nag-iimbita. Sabay-sabay po tayo magwasa. Go. John 4, verse 29. Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be? Di ba? Sabi niya ngayon, nag-iimbita siya. Hali kayo. Pakinggan natin si Kristo. Siya yung taong nagsabi ng lahat ng aking ginagawa. Ang tawag dyan, invitational approach. So pwede, ginagamit ng Panginoon? Ginagamit din. So ayan, ang dami niyong pagpipilian. So depende sa skills niyo. No, depende sa skills niyo. Pero ito mga kapatid, may mga taong talaga mahilig mag-imbita. Sino yan? Sister Sharon. Yan, mahilig mag-imbita yan. Sino pa? Nanay Leeds. Yan, mga magagaling mag-imbita. Pero dito sa inyo mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kung wala kayo dun sa lima, meron pang isa. Sigurado, dun ka. Ano kaya yung isang yon? Ano kaya yon? Alright, ibanjiligo daw. Wala yung invite yun. Alright, ito yung number six. Alright, ito pa maganda. Isa pang example ng invitational. John chapter 1 verse 41. The first thing Andrew was find his brother Simon. Nung makilala daw ng Panginoon, sino? Ang Panginoong Jesus, si Andrew, sino inimbita niya? Si Simon. Naalala ko tuloy Sister Jenny. Tama, sino unang nasave sa inyo ni Tertes? Sister Jenny, unang nasave yan eh. Tapos inimbita niya si Mama Tess. Alright. John chapter 1 verse 42, inimbita niya si Simon. Sino si Simon? Siya yung naging Pedro. O, di ba? Napaka-imbita nung nag-iimbita ka. Kaya lahat yung mga ginagawa natin sa church, kapatid, biblical. Huwag nating masyadong, ano, ang tawag doon? Huwag nating masyadong ikahon yung Panginoon na siya ay makikilala lang sa pagkapahayag ng salita ng Diyos. Isang bahagi lang yon. Naalala ko tuloy kami ni Pastor Jun noon, nung bago-bago pa. Doon sa, nagkaroon kami ng pagkakataon na magpunta kami sa Agoo. Nagkaroon kami ng evangelistic crusade. Walang pumupunta. Ito si Pastor, no? Nung una, walang pumupunta kasi parang nag-preach lang kami. Hindi masyadong binakikinggan. Nung second time na punta namin, inimbita namin si Bobby Duclayan. Si Bobby Duclayan, mga kapatid, pinagtugtog namin ng tango, cha-cha.
Talagang yung mga tumugtog siya, ta-na-na-na-na-na-na-na-na, labasan yung mga tao sa bahay. Tapos sumasayaw sila. Tapos nandun na sa lahat, nag-preach si pastor. Masama ba yun? Hindi. Tama. Kasi yun ay bahagi ng pag-share ng Word of God eh. Di ba? Is it biblical? Of course, hindi biblical yung nagpatanggo ka. Pero yung paraan ng panghuhuli sa isda, biblical yan. Alright. Ang tawag yan, mechanics. Alright. Pastor, hindi ako nakakapag-direct kasi nga na hindi ako nakakapag-share, mahihiyain ako eh. Number two, hindi rin po ako intellectual kasi nahihiyain nga ako, hindi ko kayang i-depensa yan. Kunti pinag-aralan ko. Ano yung number three? Ha? Testimonial. Eh, nahihiyang ako mag-testimony, pastor eh. Number four, ano yung number four? Relational. And number five, invite. Nahihiyang ako mag-invite eh. Merong style ng gawain ng Panginoon na para sa inyo. Ano yun? Ito. Service approach. Yung pagtulong sa kapwa. Ikaw yung naghahatid sundo. Kahapon, hindi naman marunong si Tess Javier ba marunong ba magturo sa mga bata? Hindi naman, di ba? Pero magaling siyang maghiwa ng ulam. Anong ginawa niya? Maghiwa ng ulam service. Si Sister, pero I believe nag-i-improve eh. Si Sister Noemi, yung pupunta kami sa kanya, pagka-sharing na, ayaw mag-sharing yan. Pero luto lang siya ng luto. Service, di ba? Ngayon, nakakapagturo na siya. Sa simula, service ka. Pagka lumalim ka na sa salang Diyos, anong mangyari sa'yo? Ayan, service approach. Tingnan natin. Tingnan nyo si Joppa. Acts chapter 9, verse 36. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. Ang pangalan ni Tabitha. Which, when translated, it's Dorcas. Pag ako nagkaanak siguro, kung magiging anak ko, papangalan ko Dorcas. Parang pangalan ng tuta, no? Pangalan ng anak mo, Dorcas. Pakilam mo. Ito maganda mga kapatid. Kasi ang mga Dorcas mababait. Tingnan nyo, who was always doing good and helping the poor. Yung matulungin ka, mapagbigay ka ng ulam, sabihin mo lang, mahal ka ng Diyos, ito ang ulam mo. Mahal ka ng Diyos, si Kuya kahapon, grabe ang hirap niya. Kasi yung church doon, walang bintana, walang, wala lahat, di wala nga sa ano eh, pang, ano, talks ba Kuya yun, pambaliktad, tong, kinakamay niya. Kamusta kamay mo ngayon Kuya? Pero iyan ay form ng service. Gagawin niyo na mabuti, maganda, maayos. Yan, sila Tita Peli. Luto ng luto, di ba? Hindi ba siya nakakasalita, pero nagluluto siya para sa gawain. That's also evangelism. Di ba? Pagka napuri yung luto mo, ang sarap magluto na. Kasi mabuti ang Diyos. Binigyan ako ng talento. Sino na papangaralan? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos. Kuha niya? Kuha niya, di ba? Walang lusot, di ba? Service approach. Alright. Ayun na, pagtulong. Ba't parang kulang? Lima, ani, may isa pa eh. Ha? Mali lang yung number ko. Mali lang yung number ko. Okay, tama ha. Pan-six na pala yun. Sorry ha. Alright, ito maganda. Sabi ng Bible, Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice, God is pleased. Tuwan-tuwa pala ang Diyos yan. Kaya nga pagka may gawain, mga kapatid, makiayon ka, makisama ka. Kasi tuwang-tuwa ang Diyos dyan. Hindi man matutuwa yung pamilya mo kasi iniwan mo. Katulad nung nangyari kay Van, di ba? Hindi titignan yung kanyang mga grades ng mga anak niya. Sabi niya, pasado naman yan eh. Ang mahalaga, maging pasado yung score ko sa Diyos. Sasama ako sa gawain. Tama? Sasama ako sa gawain. Kasi nga, yan ay paggawa ng mabuti sa kapwa. Tama? Tapos pagkapunta nyo doon, yung missionary, pag ano nyo, kamay nyo, ipitan nyo ng konti. Kasi mahirap po doon. Walang hanap buhay yung mga tao, tsaka ang tingin nila sa amin, talagang grocery. Ang tingin nila sa amin, mauutangan. Eh, kami minsan lang magpunta doon. Eh, yung pastor, laging nandoon. Kawawa naman. Pitan nyo. Masipag naman yung mga mama, eh, di ba?
Pastor Wes, dun sa ano, ganun din ang tingin sa kanya doon. Ah, mayaman to. Merong cup, merong ano eh. May farm eh. Tulungan nyo, kapatid. Tama? So, anim na bagay. Ano yung anim na bagay ngayon? Direct approach. Pangalawa? Intellectual approach. Ano? Testimony approach. Relational. Tapos? Ano? Yan. Tapos? Yeah. Alright. So, yung evangelism daw, may process. Ano yung process? Ang sabi diyan, doon sa John 4:20-34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me. Ang kalooban ko daw, o ang pagkain ko, ay gumawa ng kalooban ng aking ama. Ano yung kalooban ng kanyang ama? Na lahat ng tao ay maligtas. Tapos nung nasa Panginoon na, ano ang kalooban ng Panginoon? Luke 19 verse 30. To seek and save the lost. Ngayon, say not ye, there are yet 4 months and cometh the harvest. Huwag mo sabihin na, kumbaga, 4 na buwan pa, harvest na. I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already and ready for harvest. So, mga kapatid, ang prinsipyo po ng evangelism ay wala sa mga puso lang ng pastor. Dapat nasa inyo rin. Kapag kami nakikita kang taong hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, dapat ang tingin mo sa kanila ay harvest na ready ng anihin. And he that reapeth receiveth wages and gathered fruit unto the life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Mga kapatid, kung ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, ay hindi po ang reward dito sa lupa. Ang reward niyan ay sa langit. 37, and herein is the saying true, one soweth and another one reapeth. I sent you to reap that wherein you are bestowed. Kung saan ka nilalay, doon ka yumabong, doon ka gumalaw. Diba? Doon ka pagpalain ng Panginoon. Other men labored, and ye entered into their labors. Kumbaga, tumulong ka. Maaaring sila lang ang nagtanim, pero ikaw ang magpatubo. Ibig sabihin, maging bahagi ka sa gawain ng Panginoon. Tanong, ready ka bang gumawa sa gawain ng Panginoon? Huwag mo isipin na, ito lang ang kakayahan ko. Mga kapatid, ito natutuwa ako, no? Kung saan ka dalhin ng Panginoon, mag-Bible study ka. Mga kapatid, ito yung bago kong Bible study. Isang kumbanya po ito na ako na yung official nila. Kumbaga parang spiritual, meron na akong spiritual spot sa kanila na every first week of the month, ako po yung nagba-Bible study sa kanila. Mga kapatid, ito po ay 50 employees. No? Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Lahat ng pagkakataon, mag-Bible study tayo. Tama? Dapat ang lahat ng Kristiyano may inaatin ng Bible study. At lalo na, lahat ng mga leaders, dapat nagba-Bible study. Is that an amen? Kasi nasa Bible study ang pagpapala. Ang malaking church, nagsisimula yan saan? Bible study. Pag walang Bible study, definitely walang gawain dyan. Importante ang Bible study. So, loobin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong baka mission dito. Loobin ng Panginoon. Ito po yung isa sa mga number one supporter natin sa October Praise. At nagwa-Bible study na po ako. So, ganun lang tayo. Maging masipag tayo sa gawain. San tayo dali ng Panginoon? Let's share the Word of God. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Tayo po tumayo. Tayo po ay manalangin. Meron tayong baon? Are you motivated? Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa pribileyo na matuto kami ng inyong salita, na matuto po kami mag-share, matuto kaming sumunod sa iyong pinag-uutos na humayo at patuloy pong magbahagi ng inyong salita. Lord, wala nang dahilan para hindi kami para hindi po kami magbahagi ng inyong salita sa iba. Maaring yung galing namin pagluluto, maaring yung galing namin paglilinis, maaring yung galing namin magsalita, pwede mong gamitin para magbahagi ng inyong salita sa iba. Lord, buksan niyo ang aming mga mata. Kung meron kaming opportunity na tumulong para sa iyong gawain, tutulong po kami. Hindi kami makukontento lang na magbibigay lang ng salapi, magbibigay lang ng pera,
Lord, kami mismo ang may involve sa iyong gawain. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, mabigat ang aming task ngayon. Meron pang natitirang 2 linggo doon sa aming pong DBBS. Meron kaming malaking gawain na ikinakasa dito po sa Kabinti. At meron po kaming patuloy na gawain dito sa aming iglesia. Lord, tulungan niyo nga po kami na maging tapat kami doon sa inyong mandato na humayo at patuloy na magpahayag ng inyong salita at gawing disipulo ang lahat ng aming nasakupan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you.